Okay, let me show you paano magpadami ng crayfish. Dito kasi sa amin, ang style namin is more on community kami. So, community breeding. So, sa community breeding, ginagawa namin is halo-halo lahat ng lalaki, babae, halo-halo sa lahat ng breeders dito. Then, after 15 days, i-drain namin yung ano, yung lalagyan, and then, kukuha kami ng mga buried. Hindi lahat ng females kaka-eggs. Actually, every 15 days, makukuha lang namin is around 30 pieces. So, balik na namin after 15 days, balik na naman kami ng drain, kuha ulit. So, that's around mga, let's say, every 15 days, an average of 30 buried na makukuha. So, in a month, around 60 buried. So, for example, as you were saying, ito yung isa sa mga community breeding. Community breeding ba yun? Yes. Yes. So, how many pairs or how many trios are here? Actually, we have at least 300 females here and around 600 males. So, that's around... sa breeding, mas two. Marami ang male. Yes. 1:2 ang ratio niya. So, 1 female to 2 males. So, every 15 days, chine-check, harvest, yes. Tanggal babae. Tanggal babae yung mga itlog. Iwan lalaki. Iwan sila lahat. Iwan yung lalaki at saka yung hindi buried. Yung mga buried lang kukunin. How will you identify na buried buntis? Actually, dito, pag after 15 days, makikita mo na buried sila pag may mga eggs na yung mga chan nila. So, pag check mo, may itlog, lalagay mo sa lalagyan kaagad. So, separate, isa-separate mo kaagad yan. Then, yung mga walang itlog, balik lang. Balik. Okay. So, what sizes are ilang months ang female? Actually, dito sa mga breeders namin, usually ang age nila nag-range around 6 months to 6 months to 8 months. That goes to female and male? Female and male. Wala kasing, baka kasi tulad ng isda, pwede na ang babae at an early age or pwede ang lalaki at a later age? Actually, pagdating ng 3 months old ng female, malaki ang possibility na magbe-buried na siya. So, let's say, may isang pan kami doon, 3 months old sila lahat. Meron ka kasi yung tinatawag na ano na sorting. So, tinatanggal namin yung mga malalaki. So, sa sorting, yun din drain namin ng buong pan, kukunin yung mga malalaki, and then chine-check din namin yung mga ano, yung mga crays doon, if kung may mga itlog sila. Usually, meron talaga makukuha pag around 3 months. May makukuha talaga na maliliit pa na may mga itlog na. Kasi around that age, nagbe-breed niyan sila eh. So, yung may mga itlog na, sineseparate din namin, yun na magiging future breeders namin. So, basically, ganun lang kasimple ang breeding nito. If you're gonna be going to mass production, eto, you need to have at least around 100 breeding pairs, or let's say around 150 para makapag mass produce kayo ng crayfish. Crayfish. So napansin nyo, madaming guppies. Actually, itong mga guppies na ito is kinakain din nila eh. Mabilis na talaga dumami yung guppies. Daming guppies, guys. Daming guppies. Ayun yung mga crayfish. Nandyan. Yung mga guppies dito is mga ano to ha? Mga hindi to basta-basta na guppies. Sugar? More on, yes. More on Dumbo, Platinum, Black, Blue Moscow, yung mga ganun. And kukross-cross na sila dito. So, kung gusto nyo, makapamili kayo dito ng mga guppies na pwede nyo ilagay sa show. Pwede isali sa show. Oo. Bili lang kayo ng trio sa amin, may free guppies na kayo.
So from the community ano fund, so nilalagay nyo dito ang mga buntis. Yes, yung mga buried. Buried. Dito sila nilalagay individually. So, any size ba ng tank? Or actually, for me, the best size is around 12 inches by 12 inches by 36. Ito, 12 by 24. So, ito kasi ano, ito kasi na-order namin. But for me, ang the best is 12 by 12 by 36. Medyo mas malapad. Mas malapad. Oo, mas malapad. More space for the trailings na pag, after magpisa, makagala-gala sila. More space. So, mas mabilis silang lumaki pag more space. So, until when sila dito? Actually, ang sa amin is around 2 weeks. Dito muna sila sa ano, sa aquarium. After 2 weeks, ililipat namin sila sa trapand. Sa trapand, 2 to 3 weeks doon sila. And then after that, doon na naman sa ano, doon sa medium ponds namin. Ang next stage nila. You mean to say the craylings? The craylings. So, gaano kaliit yung ano? Dito, ito, ano pa to eh. Ito, around mga, medyo malilito, parang ano, parang yung ants na malalaki. Butil ng butil ng bigas. Bigas. Pag umabot na siya ng around ano 2 weeks old, lilipat doon sa trapan. Sa trapan, hihintayin namin sila mag 1 inch. Pag umabot na siya ng sila ng 1 inch, that's around another 2 weeks or 3 weeks para mag 1 inch. Lilipat namin sila dito sa medium ponds namin. Dito palalakiin hanggang 2 inches. So 1.5 to 2 inches. Pag umabot sila ng 2 inches, ililipat na naman namin sila doon sa mas malalaking ponds namin. So doon na namin sila palalakiin hanggang 4 inches to 5. Selling size. Selling size. So dito naman sa mga malalaking ponds namin, sa mga 10 by 10s namin, dito naman nilalagay yung mga 5 inches and up. So dito yung mga malalaki na talaga. Back to breeding. Back to breeding. Okay, once na tumuntong sila ng ano, ng 3 months old, pwede na sila mag-breed. Pwede na mag-itlog. So, these are the craylings. Ayan. Gamay, gaday, no? Gamay. Mas malaki ng konti sa butil ng rice. So, bumiti daw sila lang para masakan na to. This one. Oh, so cute. Gamay yung kaya sila. So, this is the third stage. After breeding, tapos pag kuha ng buried. Kuha ng buried, ililipat sila dito, palalakiin hanggang 1 inch. So, kailangan gud na I hide always, no? Kailangan may... Actually, ngayong stages, hindi na kailangan ng hides. Hindi pa sila palaaway. Oo, hindi pa masyado palaaway. Pero sa amin, gusto namin lagyan ng hides para at least meron silang ano, daming options na pagtataguan. May hide. Hide, plants, etc. Same as then, with other, ano? Same with other animals. Gusto nila na maliit pa. Gusto was, nila ano si- din? Secured eh. May iwas predator din. Yes. Kasi may napapansin din kami dito, may ang daming ibon dito na nanguhuli talaga ng crays. So, hides are very important din para sa mga predators. So up to what size sila nandito? 1 inch. Pag tumuntong na silang 1 inch nito, 1 inch, 1.5. Lipat namin sila doon sa inner pants, sa mga medium pants namin. Kuado isa, di ba mamaak? Ah, di pa ni. Puno-puno yata isa. Oh. So, nga ni sila kadako, no? Hmm. Ito, sabi na ito, 1.5 na ito.
ano talaga, may mga shooter talaga to. Gaya din ng isda, may mga shooter. Mm-hmm. Gaya nito, ito shooter. Lakas kumain. Lakas kumain. Ako ulit siya, no? Hmm. Normally, may mga shooter. Lagi isipit na. Hmm. So, ganitong sizes, lipat na sa bigger pan. Bigger pan. Then, pag, ano na, pag, yun, ganit, pag lumaki na sila na around 2 inches, ilipat naman sa another bigger pan. So, sa, ito, sa mga big pans namin, kalalaki niya sila hanggang 5 inches. So, after 5 inches, ilipat naman sa mas malaking pan para maging breeder. Dito yung ano, medium pans, dito nilalagay yung mga 1 inch na mga trays. So, pag pumunto na sila ng 2 inches, doon na naman natin ilalagay sa mas malaking pan. So, dito, basically, mga 1 inch dito sila. Palalaki mo na hanggang 2. Kasi, pag doon, ito kasi, pag 1 inch pa lang, nilipa natin sa mas malaking pan, yung mas malaking pan kasi madaming predators. So, mas susceptible ang 1 inchers sa mga predators. Eto, pag lumaki sila ng 2 inches, mahirap na kainin. Mahirap na. Mabilis na ano eh. Malikot na. Oh, mabilis na. Galawan nila. So, mas madali sila makaka-escape. So guys, if you are wondering bakit malalim to, this is made for koi before. Oh, dito sila, mga koi pans ito sila before. Pero since ganyan na ang design, gamitin pa rin, maximize pa rin kasi sayang eh, diba? Sayang space. Gamitin lang natin lahat. Kesa nakatuwang-wang lang, diba? Yes. Laki din ng gastos nito kapag ano. Ayusin mo, ulitin mo. Oh, ulitin mo. Anyway, ang adjustable, I mean, yung the depth is pwede namang bumaba lang. Oh, yung water lang naman ang ano eh. Oh, water lang ang ano. In short, gwapo ang tubig, bahala na. Oo. Oh. So, dito sila ilalagay. This is parang number, stage 4. Na ito, kanilang ito stage four. Growth. Part of their growth. So, after ng, pag umabot na sila ng 2 inches, doon na naman. Doon sa na stage 5. Sa stage 5, sa main pan, sa big pan. Big pans. Okay, so, ito yung mga big pans namin. Basically, pinupuno talaga namin ng ano ng water lettuce. This serves as their temporary hides, ang water lettuce. At the same time, pagkain din nila. So, yung mga ugat nito, yung mga dahon nito, kinakain din nila. So, let's say if may mga araw talaga na hindi nyo sila mapakain, let's say pag umuulan. So basically pag umuulan kasi hindi namin pinapakain talaga yung mga trays. So may snack sila na pwede naman makain. Ito, mga plants. Azolla, water lettuce, kabomba, duckweeds. Duckweeds. Kahit anong plants, kainin nila. So, ito yung last stage nila. Yes, this one. Dito na talaga sila lalaki. Dito na talaga palalakihin. Palalakihin and ibebenta. Ibebenta. So, dito, palalakihin sila at around another 3 months. Pag lumaki na sila, sorting muna. Kasi meron talaga itong mga shooter eh. So, yung mga shooter, kinukuha talaga yung mga shooter. And then, yung mga maliliit pa, ibabalik para lumaki pa sila. Yung mga shooter lang kukunin. Usually, madami namang shooter sa isang batch eh. Madami. So, makakapamili ka na lang shooter. Then, balik nila yung mga maliliit para hindi na makilugi sa, ano, sa bentahan. Ang kilo, binibenta namin 2.5 per kilo, pero yung malalaki around 5 inches up, and then the rest is by kilo, by trio na. So 3 to 4 inches around 800 pesos ang trio, and then ang 4 to 5 inches around 1,000 pesos ang trio, and then
5 inches up, that's around 1,500 ang trio. So basically yan lang ang pricing namin for now. Trailings din, nagbebenta kami ng trailings at 1 inch, 100 pesos ang trailings per piece. You can visit our place, our farm, anytime you want. Schedule lang. Schedule lang, make an appointment, DM. Gusto namin ma-experience yun na kung gaano kahirap at kaganda mag-alaga ng grace.